magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, muli tayong natitipon sa dambana ng ating Panginoong Diyos sa Basilica Minor. Tayong lahat ay mga anak niya. Tayong lahat ay mga hinirang niya, pinili niya na maging kawangis niya sa pagsasabuhay ng ating mga gampanin, ng ating mga tungkulin. Bilang mga anak ng Diyos, tayo inaasahan na laging mapakumbaba, laging masunurin. Sa ating ebanghelyo, dalawang tao ang halimbawa na pinakita sa atin, mayabang, self-righteous, at ang mapakumbaba. Lahat tayo mga pulubi na mamalimos ng habag at awa, kaya wala tayong pagmamalaki sa Diyos, kundi ang ating tanging kahinaan, kasalanan, karupukan. Sa misang ito, muli natin papanibaguhin ang ating pagtatalaga ng ating mga sarili bilang mga anak niya at patawarin tanas tayo ng ating mga nagawang pagsuway, pagsalansang sa kanyang utos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang ng 40 araw at gabi na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salusalong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa naming lahat ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon. Pagkat ang nanakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo uli. At sa 3 araw, tayo kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik.
Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita. At simbilis ng kidlat ang pagtupad ng aking hatol, sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ang paghahain. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na hain, dala sa dambana naming susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong adlangan ang pagsasakatuparan ng mitin niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong may tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa naman ay Publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya,
o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugda ng Diyos, ngunit ang isa, sapagkat hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga ginigiliw kong mga kapatid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Nabanggit ko kanina sa pagpasimula na tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay kailangan magpakumbaba at maging masunurin. Ang Diyos ay Ama, tayong lahat ay Kanyang mga anak. Sa ating pagharap sa dambana ng Diyos, sa altar ng Diyos, tayong lahat ay inanyayahan na magkaroon ng kapakumbabaan. Sapagkat ang Diyos, batid niya lahat. Alam niya lahat. Kumbaga, ang ating katawan, ang ating kalooban, ang ating katauhan, alam ng Diyos ang bilang ng mga buhok natin. Kumbaga, tayo ay pumapasok sa MRI, Memory Resonance Imaging, o kaya ultrasound, o kaya tinatawag na X-ray machine. Kita lahat. Walang maitatago tayo sa Diyos. Kita niya lahat. Hindi na kailangan natin na isa-isahin kung ano ang ating sasabihin na hinihingi natin sa Kanya. Sa ating ebanghelyo, may dalawang tao na karakter ang binabanggit dito. Yung Pariseo at ang Publikano. Ano ang katangian ng Pariseo? Sabi dito, ang tingin na kasarili niya ay matuwid. At humahamak naman sa iba. Ito ang paglalarawan, punong-puno ng sarili niya. Hindi ito ang kailangan ng Diyos, sapagkat itong taong ito na Pariseo, dumadalangin sa Diyos at nagkakaroon siya ng litania. Iniisa-isa niya ang kanyang nagawa, ang kanyang ginagawa. Tumindig siya. Nagpasalamat, puno. Pero minimenos ang kapwa. Binanggit niya, hindi siya nagnanakaw, hindi siya magdaraya, hindi siya nangangalunya. E ano ngayon, kung hindi siya magnanakaw, hindi siya nangangalunya, nagbibigay siya ng ikapo. O ikapo, kung ano-ano. Hindi yung kailangan ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating abang kalagayan. Nagmamayabang, nagmamarunong, tinataas ang kanyang bangko, inaangat ang bangko sa harap ng Diyos. Ito ay kayabangan. Ang ating hininga galing sa Diyos. Kung anong meron natin galing sa Diyos. Tayo ay mga pulubi. Tayo ay mga namamalimos ng habag at awa sa Diyos.
Kaya hindi natin kailangan sabihin sa Diyos kung anong mga nagawa natin. Kasi kung pagsasama-samahin, wala itong katumbas laban sa ating pagka-makasarili, pagka-makasalanan. Ang kailangan ng Diyos ay tapat na puso. Ang kailangan ng Diyos ay mabulsilak na puso. Ayan. Ito ang pinamalas, ito ang pinakita ng publikano ng makasalanan. Ano ang sabi ng publikano dito? O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Period. Etong pahayag na ito, ito ang kailangan ng Diyos. Etong kailangan natin sa dambana ng Basilica Minor ng Po Nazareno, hindi tayo nagluluhod galing doon sa entrada, puerta entrada, papasok, na nagsasabi, oh, ako ganito, ako ganyan, ganon. Hindi yan kailangan. Yan ay magmamayabang, pagmamalabis. At lalo ang Diyos, hindi magiging masaya sa pinapakita nating attitude. Kaya, tayong lahat bilang mga hinirang pinili ng Diyos, mga anak niya, tayo ay inaanyayahan na laging magpakumbaba. Kung tayo ho ay umaakyat sa hagdan, hindi ho tayo nakatingala sa langit. Ang ating ginagawa ay dahan-dahan tayo nakayuko. Tinitingnan natin ang ating inaapakan para hindi tayo matisod. Hindi tayo nakatingala sa langit. Yun ang larawan ng isang mapakumbaba. Habang tayo umaakyat sa trono ng Diyos, hindi tayo nakatingin sa taas, kundi nakatingin sa baba. Nakayuko tayo, taglay ang kapakumbabaan, taglay ang kababaang loob, taglay ang ating kawalan. Wala tayong pagmamalaki sa Diyos. Lahat tayong mga pulubi, lahat tayong mga namamalimos, lahat tayong mga pasang-awa, ika nga. Kaya tayong lahat ay dapat magmantine, magsustine, mantener, sustener ng ating attitude sa Diyos na mababa ang loob, mapakumbaba, at wala tayong sinasabi na kung ano-ano. Ang asasabihin lang natin, kami, Panginoon, ako, Panginoon, makasalanan, kahabagan po ninyo ako. Ito ang formula prayer na ginagamit ng mga monghe, ng mga mongha sa disyerto. At sila'y tahimik lang. Wala silang sinasabi kung ano-ano. Kaya sa panahon ng Kwaresma, kailangan manahimik tayo. Isiper ang lips. Huwag na magsalita ng kung ano-ano. Sabi sa Chinese proverb, more talk, more mistake. Less talk, less mistake. No talk, no mistake. Amen. Amen. Kaya huwag tayo magsalita ng kung ano-ano sa harap ng Diyos. Hindi na kailangan yon. Ang kailangan ng Diyos, katahimikan. Ang kailangan ng Diyos, kapakumbabaan. Nawa, sa pagdulog natin sa dambana ng Poong Nazareno, hilingin natin sa Kanya, katulad niya, tahimik sa krus, wala siyang ibang sinabi. Tahimik lang siya. Oo. At ito ang mga katangian na kailangan natin bilang mga deboto-debota ng Poong Nazareno. Katahimikan, kapakumbabaan. Poong Jesus Nazareno, turuan mo kami maging manahimik ngayong panahon ng Kwaresma at pagnilay-nilayan, pagbulay-bulayan,
ang aming mga kasalanan upang lagi kaming manatiling mapakumbaba sa harap mo at sa harap ng tao. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Humaharap tayo ngayon sa Diyos. Taglay ang kapakumbabaan. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito. Ang ating itutugon, padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kandungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya naway magkaroon na higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit naway maranasan ang nagpagpagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Idulog natin sa mahal na Diyos ang ating mga kapatid na masugid na sumusubaybay sa ating live streaming, OFW, OCW, ang mga may sakit, may karamdaman, nag-aalaga nito, at lahat ng mga tao na taglay ang kapakumbabaang loob na hanapin ang Panginoon, kasama ang mga benefactors, temporal o espiritual, nawa basbasan ng Poong Nazareno ang kanilang kawang gawa, kawang awa. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ama, batid mo ang aming nakaraan, kasalukuyan at bukas. Tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Lahat. Mga kapatid, ang mesa ng Panginoon ay handa na po. Kaya manalangin kayong lahat upang ang paghahain ko at paghahain ninyo ay kalugdanawa ng Diyos Amang makapangyarihan
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kagandahang loob, dinadalisay mo kami lahat upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihainawa naming lahat ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pagsasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghelis na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami lahat ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami lahat ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose ang aming obispo at ng tanang kaparian. Religyoso, religyosa, mga madre, seminarista, mga sakristan, mga tagapaglingkod, at ang iyong bayan na titipon ngayon sa misang ito. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan din naman lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Nena ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Juan Bautista ang aming patron, San Roque, Santa Rosa de Lima, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nagkaroon ng karapatan, tawagin ng Diyos bilang Ama. At bilang Ama, tayo kayang mga anak. At bilang mga anak, tayo ay dapat mga nagpapakumbaba. At lahat tayo ay nagiging masunurin sa Kanya. Kaya kasama ang Puong Nazareno, dumulog tayo sa Ama upang tayo lahat ay tumanggap ng biyaya para sa ating buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, ang kapakumbabaan nagmumula kay Jesus ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Taglay ang mga ngiti sa ating mga labi, kasiyahan sa ating mga puso, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pagkikinabang sa Eukaristiya, mapangatawanan nawa naming lahat ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga paalaala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim ng Nazareno. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mangyaring iyo ko ang mga ulo sa pagtanggap ng pagbabasbas. Mahal na pong na Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo ngayon. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sampu ng mga mahal niyo sa buhay, san man sila naroroon. Ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ho ang misa, humayo ko ang taglay, ang kapayapaan at kapakumbabaan ng Poso Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Tinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.